gawin para sa inyo. So, sinishare ko lang po yung choices ko. Ayan. Hi everyone! Welcome back to our channel, Kabayan Amor po, once again. Kumusta po tayong lahat mga kabayan kong plantito at plantita dyan? Thank you so much sa mga nanonood ng aking previous video. And thank you din sa nanonood sa akin ngayon. So, salamat sa iyo. So, yung nakikita nyo sa aking harapan is yung aking mga stress na campfire. So, normal po, natural po yung kulay nila mga kabayan dahil super stress po sila. And then, dito sa aking right side is may makikita kayong tubig, mayroon akong dishwashing liquid, mayroon akong alcohol, and mayroon akong brass, and mayroon akong cotton buds. So, ang tatalakayin natin ngayon is ituturo ko sa inyo kung paano natin tatanggalin yung mealybugs na isa sa mga pisti ng ating mga succulents na. So, mealybugs, how to get rid of mealybugs. So, keep on watching guys! So, next is ituturo ko rin sa inyo kung paano natin gamitin ang alcohol. So, alcohol based na naman tayo mga kabayan. So, up to you kung gagamit kayo ng paint brush na medyo maliit lang siya, hindi siya malaki, or itong ating cotton buds. So, for me, mas mahirapan ako dito sa ating cotton buds kasi nga si mealybugs is nandito sa singit. So, rounded kasi siya compared dito sa ating brush. So, I choose the brush than this one. So, ang gagawin natin dyan, kukuha tayo ng alcohol and then i-close up natin. So, mas pipiliin ko ang paint brush kaysa cotton bud. So, itatabi natin ito. Kuha tayo ng alcohol mga kabayan. So, spray yung ginagamit ko. Pwede natin siyang ilagay dito sa ating baso. Ayan, so nakikita niyo na po yung ating alcohol dyan. Ayan. And then, isasaw-saw natin yung ating brush. And, hahanapin natin yung mealybugs. And ganitohin lang po. Parang lilinisin lang po natin sila mga kabayan. So, dito may nakita akong white. Dito. Ayan, napapansin niyo po yung white dyan. Ayan, may white po dito mga kabayan ito. Ayan, sobrang white po niya. Medyo makapal po yung ating mealybugs dyan. Ayan, yung white na yan. So, yan ang ating iba brush. May alcohol na po to. Ganun. So, mas madali lang din ang brush ang gagamitin natin mga kabayan. Saw natin sa alcohol uli or sprayhan natin siya ng alcohol and then kahanapin natin yung ating mealybugs na ayan po, nakikita nyo po yung white dyan. Yan. Yung white dyan. So, ibabrush natin. So, kaya mas pinili ko ang paint brush kaysa cotton buds kasi mas madali ang paint brush kaysa cotton buds kasi pabilog po siya, ang hirap niya pong iganon, di ba? So, it's better to use a paint brush na maliit lang po. Yan. So, dito po talaga nagtatago ang ating mga mealybugs sa singit-singit ng ating mga succulents. So, kung napapansin niyo po mga kabayan, ayan o. May white po siya. White siya, yan. May white po siya dyan. So, yan po ang ating tatanggalin. So, after that mga kabayan, pag natapos nyo na pong na brush lahat yung ating mga singit-singit na mayroong mealybug. So, same procedure din doon sa ating water and dishwashing soap na method is
i-wait po natin siya 1 to 2 hours and then i-rinse po natin siya ng water. So, mas okay sa akin ang paint brush na medyo maliit lang. Kasi, mas maano talaga, maano mo talaga yung sa singit-singit talaga ng ating succulents. Ayan. So, itong dalawa is kailangan ko na siyang i-paint brush lahat. Since, nandito na tayo. Nandito na tayo. And then, abangan nyo po mga kabayan is next vlog ko, after kong mag-ano nito is, i-share ko rin sa inyo kung paano ko siya napaganda ulit. Actually, may video na ako nito. And then, i-ano ko lang, kumbaga, i-level up ko lang yun kasi medyo matagal-tagal na yung aking campfire na vlog. So, after this one, is iba-vlog natin. And then, ipapakita ko sa inyo yung naka-bright shaded na campfire, which is yung mother nila. So, naka-bright shaded lang po yung mother nila. So, next one, ating in-sprayhan. So, maybe 1 hour or 2 hours ko na siyang hugasan sa running water. Gaya ng, again, once again, gaya ng video na nandito sa aking left side. So, yung video na yan, mga kabayan, is ginawa ko siya 3 weeks ago para naman makikita ko yung result talaga ng ginagawa ko ng spray na ito. So, before ako nag-vlog ngayon, is hinihintay ko muna siya kung ano yung magiging resulta, kung mamamatay ba siya or hindi, pero nag-work out naman siya para sa akin. So malinis na yan. Ayan. So ito po yung pot na nandito sa video na to. Ayan, for 3 weeks ago. So ayan. And then matagal ko na sana itong tanggalan sila ng mga mealybugs, kaso hinihintay ko lang talaga na magkakaroon ako ng time na ma-vlog para naman ma-share ko sa inyo kung paano ko sila nililinis. Lalo na pag ano, yung sa mga hindi pa nakakakita ng mealybugs, aminin man natin, hindi lahat tayo naghalaman tayo, pero hindi pa tayo lahat nakakakita ng mealybugs, no? So, yan, inintay ko muna siya na ma-vlog ko bago ko tanggalin yung mga natitirang mealybugs dito sa aking campfire. So, alcohol and soapy water. Soapy water. So, hindi po masama ang soapy water sa ating mga succulent, mga kabayan. So, si soapy water is better than ano na, yung na-dry or natuyo yung halaman ninyo. So, mas okay si soapy water. Hindi yan siya nakakasira ng ating mga halaman. So, grabe yung mealybugs, mga kabayan. As in, nasa, ano talaga sila, nasa pinakasingit talaga sila, mga kabayan. So, that's why mas pinipili ko ang paint brush kasi talagang maaabot mo kahit anong siksik nila, kaysa naman sa cotton buds. But still, nasa inyo kung ano yung mas prepared sa inyo, kung mas mayo, kung ano yung mas madaling gawin para sa inyo. So, sinishare ko lang po yung choices ko. Ayan. So, there you go, mga kabayan. So, tapos na po ang aking paglilinis sa ating mga campfire. So, hintayin ko na lang na maka 1 hour or 1 to 2 hours ako bago ko sila i-rinse or huhugasan sa runny water. So, after 1 week, mga kabayan, after 1 week ng paggawa nyo nito,
So i-check niyo siya uli kung mayroon pa bang mayroon pa bang natitirang mealybugs. So if may makikita pa kayong mealybugs, mga kabayan, so gawin niyo uli yung procedure na ito, which is soapy water or yung alcohol. So nasa niyo kung ano yung choices niyo. So gawin niyo uli hanggang sa mawawala na yung ating mawawala na yung mealybug sa ating succulents. So yan po ang aking how to get rid of mealybugs in our succulents. So sobrang ganda po ng aking mga campfire, mga kabayan. Sobrang ganda po. Ayan. So natural red. Ayan. Ito po yung resulta ng super stress talaga na campfire. Ayan. So hopefully mga kabayan, may natutunan kayo sa vlog na ito. And then kung nagustuhan niyo po ang vlog na ito, ang video na ito, please don't forget to subscribe my channel and click the bell button po para maging update kayo sa mga susunod kong mga vlog. So busy-busyhan man ako, pero itatry ko na magkakaroon ako ng time para sa aking mga halaman and para mayroon akong ma-share po sa inyo. Thanks for watching everyone. So on my next vlog is paano ko inalagaan ang aking mga campfire na gumaganda kagaya nyo, gumagwapo kagaya nyo na nanonood sa akin ngayon. So hanggang dito lang muna yung aking vlog na ito. So keep on watching mga kabayan. So stay safe and God bless. Bye bye.